Kung ito ang ikakamatay ng maliit ninyong lingkod at alipin na si Magsaysay, hindi baling mamatay ako dito sa panahon na ito. Mapakita ko naman sa inyo! March 17, 1957, nang maganap ang isa sa mga pinakamalungkot na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang pagkamatay ni Pangulong Ramon Magsaysay dahil sa isang plane crash. Sa kanyang paglisan sa mundo ay napakaraming tao ang lubos na nagluksa. Umabot sa mahigit 2 milyong mga tao ang nagtipon-tipon noong araw ng kanyang libing. Pero ano nga ba talaga ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng eroplanong kanyang sinasakyan? Ito ba ay aksidente? O sinadya ng mga taong kumakalaban sa kanya? Ano din ba ang dahilan bakit sobrang binahal siya ng napakaraming tao? Well, bago natin yung simulang pag-usapan, ay kung ngayon pa lang kayo napadpad sa channel na ito at mahilig kayo sa mga gantong usapin, ay inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakihit nyo na din yung bell icon upang synchronize rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya, simulan na natin! Ramon Del Fierro Magsaysay, o kilala din sa pangalang Monching. Siya ay sinilang noong August 31, 1907 sa Castillejos, Iba, Zambales. Ang kanyang mga magulang ay sina Ezequiel Magsaysay na isa noong panday at si Perfecta Del Fierro na isa namang guro. Bata pa lamang si Ramon noon ay nakitaan na siya ng kakaibang pakikitungo at pagmamalasakit sa iba, at ito ay unti-unti pa niyang na-develop hanggang sa kanyang paglaki. Taong 1927, noong mag-aral si Ramon sa pamantasan ng Pilipinas at kinuha ang kursong Mechanical Engineering, subalit sa kakapusan ng pera ay napilitan siyang lumipat sa Jose Rizal College at kinuha ang kursong Bachelor of Science in Commerce. Para matususan niya ang kanyang pangangailangan sa araw-araw, ay sa tuwing wala siyang klase ay sumasideline siya bilang isang chuper. Dahil sa kanyang pagpupursige, makalipas ang ilang taon, noong 1932 ay graduate nga siya dito. Kagad naman siyang naghanap ng trabaho, at dahil sa may alam naman siya sa mga makina ay kagad din siyang natanggap bilang isang ordinaryong mekaniko sa Tritran Bus Company sa Maynila, at kalaunan ay naging manager siya dito. Dito lang din niya nakilala ang kanyang napangasawa na si Luz Banson. Mapayapa naman ang pamumuhay nila noon. Nagkaroon sila ng 3 anak at masaya na sa kung anong meron sila. Subalit matapos sumiklab ang 2nd digmaang pandaigdig ay dito medyo nabago ang buhay ni Ramon. Dahil sa lumalalang digmaan ay napagpasyahan niyang sumali sa 31st Infantry Division ng Philippine Army. Ang sandatahang lakas na ito ay nasa ilalim din ng USAF na siyang sandatahang lakas ng bansang Amerika noon dito sa Pilipinas. Ang 31st Infantry Division ay siyang sangay ng USAF na sumusuporta sa Northern Luzon. Subalit matapos bumagsak ang bataan noong 1942 ay siya ding pagsuko ng 31st Infantry Division sa mga Hapones. Pero sa kagustuhan ding mapalayan ni Ramon ang Pilipinas sa kamay ng mga Hapon, ay 4 beses niyang tinakasan ng mga ito kasama ng ilang mga sundalo. Dahil sa nasanay na sila sa mga masusukal na daan, ay ginamit nila ang rutang ito sa mga bundok at burol upang tuluyang makatakas. Nang mapagtagumpay nilang takasan ng mga Hapon, ay pansamantalang na malagi o nagtago muna sila sa mga bundok. April 5, 1942 ay dito nagsimulang buuin ni Ramon ang Western Luzon Guerrilla Forces at siya ang tinalaga bilang pinunong guerrilla. Dahil sa kakaibang pamamaraan ng pakikipaglaban ng grupo ni Monching, ay isa sila sa mga naging tulay upang ubusin ang puwersa ng mga Hapones na nagbabantay sa dalampasigan ng Zambales, at isa din sila sa mga naging dahilan upang palayain ng mga Hapones ang mga Pilipino at mga Amerikano sa Zambales noong Enero 26, 1945. Dahil sa mga ipinamalas niyang katapangan sa gitna ng digmaan, ay nagkaisa ang kanyang mga kababayan upang maihalal siya bilang isang kongresista. Naging isang napakalaking achievement noon ito para sa kanya. Kaya dahil dyan ay ito na din ang kanyang naging tulay upang maipasa niya ang isang kapakipakinabang na batas sa Kongreso ng Amerika, at ito ang Rogers Veterans Bill. Isinulong niya ang batas na ito upang siguruhing makakatanggap ng benepisyo ang mga veterano sa digmaan kasama ng mga naiwan nilang pamilya. Matapos namang mamatay ang dating Pangulong Manuel Rojas, ay agad namang humalili ang 2nd pangulo na si Elpidio Quirino, at si Ramon Magsaysay ang kagad niyang kinuha bilang isang kalihin ng Department of National Defense noong taong 1950. Espesyal niya itong itinalaga upang labanan ang nooy lumalakas na pwersa ng hukbalahap o hukbong bayan laban sa Hapon. Ang mga hukbalahap ay isang komunista
na nabuo ng mga magsasaka sa gitnang Luzon. Original silang nabuo upang labanan ang mga Hapon, subalit pinalawak nila ang kanilang laban sa isang paghihimagsik laban sa gobyerno ng Pilipinas at kalaunay kinilala bilang Hukbalahap Rebellion. Sa tuluyang pag-upo ni Ramon bilang kalihim ng tanggulang bansa ay naibalik nito ang tiwala ng mga tao sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ay dahil sa pagpapamalas niya ng kanyang husay sa pamamalakad sa sandatahang militar. Kagad niyang inilatag kay Pangulong Elpidio Quirino ang mga plano kung paano niya tutultukan ang mga komunista sa bansa gamit ang sarili niyang karanasan sa pakikipaglaban noon bilang isang gerilya. Matapos makuha ni Monching ang basbas ng dating Pangulong Elpidio Quirino ay kagad din niyang sinimulan ang kanyang natutunang counter-insurgency plan mula sa malapit niyang kaibigan na isang CIA agent na si Colonel Edward Lansdale. Ginamit nila ang paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa mga aswang upang pababain ang moral ng mga rebeldeng Hook na siyang isang naging dahilan ng kanilang pagsuko. Dahil sa mga sunod-sunod na achievements ni Ramon Magsaysay ay naging mas malapit pa sa kanya ang puso ng mga tao. Sa kabilang banda ay naging banta naman ito kay Pangulong Elpidio Quirino. Balak din kasi niyang tumakbulit o sungkitin ang ikalawang termino sa pagkapangulo sa susunod pa na eleksyon. Ngunit dahil sa mga magagandang resulta na ipinapakita ni Ramon sa masa, ay karamihan sa mga naging plano niya noon ay hindi na binigyan pa ng basbas o ipinasura na lamang ang mga ito. Sa kabila ng mga magagandang ipinakita ni Ramon Magsaysay sa mga tao, ay hindi pa rin ito naiwasan ang mga tao na marahil ay naiinggit sa kanya. Taong 1951, noong makatanggap siya ng isang malagim na balita patungkol sa kanyang political ally na si Moises Padilla, siya ay pinahirapan at pinatay ng mga tauhan ng isang provincial governor ng Negros Occidental na si Rafael Lacson. Kaagad namang nagtungo si Ramon sa Negros, subalit sa kasamaang palad ay hindi na niya ito naabutan pa ng buhay. Kaya naman ang ginawa niya ay binuhat na lamang niya ito at saka dinala sa morgue. Dahil naman sa lakas ng ebidensya na hawak ni Ramon patungkol sa mga salarin, ay mabilis niya itong nabigyan ng hustisya. Nang iharap si Rafael Lacson sa hukuman kasama ng kanyang mga tauhan, ay napatunayan na siya ay guilty. Kaya naman, siya ay nahatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika. Sumapit ang taong 1953, kahit na siya ay walang plano na tumakbo sa pagkapangulo, ay nakumbisi siya ng mga tao at ng kanyang tagapayo na lumaban upang matutukan na ang lumalalang paglaganap ng komunismo at korupsyon sa gobyerno. Dahil na din sa kagustuhan ng mga tao at dahil sa payo ng matalik na kaibigan ni Ramon Magsaysay na si Edward Lansdale, ay sa kauna-unahang pagkakataon dito sa Pilipinas ay nagpagawa si Ramon ng political jingle kay Raul Manglapus na tinawag na Mambo Magsaysay. A democracy will die kung wala si Magsaysay. Mambo, Mambo Magsaysay. Mambo, Mambo, Mambo Magsaysay. Isa din sa mga ginamit na campaign material ni Ramon Magsaysay ay ang litrato niyang buhat-buhat niya ang katawan ni Moises Padilla na wala ng buhay. Nakipaghalubilo din siya sa mga tao at nakipagkamay sa bawat tao na makikita niya upang humingi ng suporta. Dahil na din sa malakas na suporta na nakuha niya sa mga tao, ay napataob nga nito si Elpidio Quirino. Sa kanyang pag-upo bilang bagong pangulo, ay naitala ang Pilipinas bilang pangalawa sa pinakamahusay na bansa sa Asia. Ang aktibo na makikipagkoordinasyon ni Marcos sa gobyerno ng Hapon ay humantong sa isang reparation agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Isinulong niya ito noon upang pilitin na magbigay ng 550 milyon ang Japan sa Pilipinas bilang pondo para sa rehabilitasyon para sa mga pinsala na naitulot ng digmaan dito sa Pilipinas. Ginawa din niya ang Pilipinas bilang isang miyembro ng Southeast Asian Treaty Organization. Sa kanya ding pag-upo bilang pangulo ay sumuko na din ang leader ng mga Hukbalahap na si Luis Tarok. Ito ay marahil nagkaroon sila ng tiwala sa administrasyon ni Ramon Magsaysay. Kasabay ng pagsuko ng kanilang leader ay unti-unti na ding nagkahiwa-hiwalay ang kanilang mga miyembro hanggang sa tuluyan na itong mabuwag. Kagad nitong tinugunan ang bawat pangangailangan ng mga tao dahil sa mabilisang pag-apurupa ng Kongreso sa isang batas na nagbibigay kapangyarihan sa mga magsasaka na makakuha ng mga lupain para sa kanila at naggawa niyang hatiin ang mga malalaking estadong lupain. Madalas din siyang maglakbay sa mga malalayong probinsya sa Pilipinas. Ito ay upang bisitahin at kamustahin ang mga ito, lalo na ang mga magsasaka. Dahil sa kanyang mga nagawa ay naging daluyan siya ng ginhawa ng bawat mamamayan. At dahil din ay sobrang minahal siya ng mga ito. Ngunit isang araw ay tila ba nagising na lang ang mga mamamayan ng bansang Pilipinas sa isang napakasamang pangungot. Ito ay noong mabalitaan nila ang isang nakakagimbal na pangyayari. March 16, 1957 nang ang Pangulong Ramon Magsaysay ay nagtungo sa Cebu para sa isang mahalagang serye.
Ito ay para dumano siya para sa isang mahalagang pag-uusap para sa mga veterano ng USAF sa University of Visayas, Southern Western College at University of San Carlos. Kinagabihan matapos ang napakahabang pag-uusap, ay dumiretso siya sa bahay ng alkalde ng Cebu na si Sergio Osmeña Jr. para sa isang pagtiriwang. Noong araw na yun ay masayang-masaya pa siya dahil sa balitang buo ang suporta ng Cebu sa kanya para sa darating na re-election niya sa darating na Nobyembre. Pagod man siya noong gabing yun, ay nag-decision pa rin siya na umuwi sa Maynila kahit na sinabihan na siya ng pamilya Osmeña na doon na muna siya magpalipas ng gabi. Subalit sa kagustuhan niyang makauwi kagad dahil sa dami pa ng trabaho kinaumagahan, ay hindi nila ito napilit. Kaya naman, eksaktong alauna na ng madaling araw, March 17, 1957, ay umalis na ang eroplanong Douglas C-47 Skytrain o mas kilala sa tawag na Mount Pinatubo, sakay si Pangulong Ramon Magsaysay at 25 pa na tao na sakay nito. Noong mga araw na yon, ay maayos naman ang panahon, subalit may mga nakapansin umano sa eroplano na hindi na ito nakuha ang tamang altitude habang binabaybay ang mga bulubundukin ng balamban. Makalipas ang 17 minuto, ay nagradyo ang piloto ng eroplano sa Nicol Air Base para sabihing maghanda ng sasakyan na siyang maghahatid kay Pangulong Marcos sa Malacañang. Subalit hindi nila inaasahan na yun na pala ang magiging huling tawag ng eroplano na sinasakyan ng Pangulo. Eksaktong 1:40 ng madaling araw, ay dito may narinig na malakas na pagsabog sa Mount Manunggal na siyang kinagulat ng mga residente sa Palamban. Hindi nila inaasahan na ang malakas pala na pagsabog ay dulot ng eroplano na sinasakyan ng Pangulo. Walang sino man ang nakakaalam sa kung ano ang nangyari sa eroplano bukod sa mga tao na nakarinig sa pagsabog. Kaya naman, alas 7 na ng umaga nang maibalita na nawawala ang eroplanong Mount Pinatubo na sinasakyan ng Pangulo. Nang matanggap ang balitang ito, ay kagad na nagpadala ng search and rescue operation ang Armed Forces of the Philippines sa tulong ng United States Air Force at Navy. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong bansa at ang mga tao ay labis na nag-alala, kabilang na dito ang First Lady na hindi na alam kung ano ang kanyang gagawin. Matapos ang ilang oras na paghahanap, ay tumambad sa kanila ang wasak-wasak na eroplano. Dito na nila nakumpirma na sa nangyaring plane crash ay kasama sa mga nasawi ang Pangulong Ramon Magsaysay. Nakumpirma lamang na siya ngayon dahil sa kanyang suot na presidential watch. Sa 26 sa kain nito ay isa lamang ang tanging nakaligtas. Ito ay ang manunulat na si Nestor Mata na nagtamo ng mga sunog sa katawan. Ayon sa kanyang kwento ay natutulog umano siya noong mga oras na yon. At pagkagising niya ay natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na marami ng paso at sugat. Ayon sa investigasyon ay may mga haka-haka na maaaring ang naging dahilan ng pagsabog ng eroplano ay ang pagsasabotahid dito. Subalit ganun pa man ay walang nakuhang matibay na ebidensya na siyang susuporta sa haka-hakang ito. Pero sa isang masusing pag-iimbestiga ay napag-alaman na ang siguradong naging sanhi nito ay ang metal fatigue na sumira sa isang drive shaft na naging sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Sa masalimuot na pangyayaring ito kay Pangulong Ramon Magsaysay ay maraming Pilipino ang nagluksa. Tinatayang umabot sa mahigit 2 milyong mga tao ang nagtipon-tipon noong araw ng kanyang libing na naganap noong March 22, 1957 sa Manila North Cemetery. Kung ito ang ikakamatay ng maliit ninyong lingkod at alipin na si Magsaysay, hindi pala'y mamatay ako dito sa panahon na ito. Papakita ko naman sa inyo! Alam niyo mga kaibigan, wala talaga akong alam sa naging buhay ng dating Pangulong Ramon Magsaysay. Pero habang nagbabasa-basa ako at nalaman ang kanyang mga naiambag dito sa Pilipinas, ay hindi ko maiwasan na isipin na isa nga talaga siya sa mga pinakamatino na naging presidente ng Pilipinas. At siguro kung isa ako sa mga nabuhay noong panahon niya, ay isa rin ako sa mga magsasabi na mga katagang Magsaysay is my guy. At dito na nga siguro magtatapos ang kwento natin tungkol sa makasaysayang buhay ni Monching. Pero bago tayo tuloy yung magpaalam, ay kung nagustuhan niyo ang kwento, ay muli ko po kayong inaanyayahan na mag-subscribe na. Huwag din pong kalimutan yung bell icon upang hindi nyo mamiss ang mga susunod pang video na aking i-upload. At ayun nga, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, agbyag!